Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ikawalo po ng Pebrero, taong 2023. At ang mabuting balita po na ating pong pagninilayan sa araw na ito ay hango po sa aklat ni San Marcos, Kabanata 7, mga talata 14 hanggang 23. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, papuri sa iyo Panginoon. Muling pinalapit si Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Walang pagkain na pumapasok sa bibig at nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya tinanong ng mga alagad tungkol sa talinhaga. "Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?" tanong ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nagpaparumi sa kanya? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi." Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaring kainin. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan na naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ay siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan mga kapatid, isa naman pong napagandang mabuting balita po ang ating pong binasa sa araw na ito. At kung ating pong babalikan mga kapatid, yung Kabanata 7, mga talata po doon sa umpisa ay tila ba nakaugalihan na ho ng mga Pariseo ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo na sa paghahanap ng anumang mga pagkakamali o paratang na maari nilang ibigay laban sa kanya upang siraan ang kanyang mga pagtuturo. At sabi nga po dito nakita ho ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na hindi naghuhugas ng kamay ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo bago kumain. Alam niyo po ang mga Hudyo, lalo na ho mga Pariseo, ay talagang tinutupad nila yung mga paghuhugas ng mga kamay, mga paa, yung mga pagkain na nabibili sa palengke. So maganda naman po yun. Totoo naman po na talaga hugasan mong yung kamay para hindi ho makontaminate ang ating pong mga kakainin, di po ba? Pero po, ang sinabi nga po ng ating Panginoon, kaya sinagot po sila ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya sa mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautosan, sinabi ng ating Panginoon, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Alam niyo po, napakahusay po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dito po ay maraming tao na sumusunod sa Kanya. Kaya tinawag niya muli ang mga tao upang pakinggan, no? At makasigurado siya na ang mga itinuturo ng mga Pariseo ay maintindihan nila kung ano po yung tama at mali. At alam niyo naman po dito po sa rehiyon ng Tiro, ay ito na po ay tinatawag na hong Lebanon ngayon mga kapatid. Ay lugar po ng mga Hentil ito eh. No? Karamihan po ay mga Hentil. At ang mga Pariseo po, ay mga ang kanilang mga religion ay tinatawag natin mga legalistic religion na sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa kanilang mga batas ay maliligtas sila at upang maging katanggap-tanggap sila sa paningin ng Diyos. Dito po ang example po ng ating Panginoon dito ay yung pagkain po about food na kung titingnan ho natin parang opposite no. No, sinabi ho ng ating Panginoon no,
muling pinalapit dito po sa chapter verse 14, sabi niya, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Walang pagkain ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi rin. At sinabi, excuse me po, at sinabi pa rin niya, sapagkat sa loob ng sa puso ng tao, magmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-inbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Kaya mga kapatid, kung mamarapatin po ninyo, na itatanong ko po sa inyo, ano po ba ang linalaman ng ating puso sa ngayon? Mga kapatid, may mga nabanggit ba sa mabuting balita na ating binasa na nakakapagparumi po sa ating mga puso? Alam niyo po mga kapatid, sa mundong ating ginagalawan ngayon ay napakarami pong dahilan upang tayo po ay magkakasala, no? Kaya nga po, tulad din po ba tayo ng mga Pariseo na nainggit kay Jesus dahil sa marami na siyang naniniwala sa kanya. Naghahanap sila ng pagkakamali upang siraan ang ating Panginoong Jesucristo. At yung pa yung dahilan upang siya po ay patayin. Ganun ba tayo mga kapatid? Naghahanap tayo sa ating kapwa, sa ating mga paligid, na ating sundan-sundan upang siraan din kung meron tayong makitang pagkakamali o ano man ang kanyang ginagawa. Ika nga mga kapatid, Marites, pinagchichismisan. Hindi po maganda. Andyan po yung mga internet din po mga kapatid, no? Yung internet, yung mga gadget po natin, no? Mga cellphone, mga laptop. Na dahilan po upang sa ating pagbukas pa lang ay nandiyan na ho yung mga malalaswang mga panoorin. No? Andiyan din po yung mga tinatawag ho natin form, yung mga pornography. Kaya nga yung mga iba po ay may mga na-addict na po ng pornography. Eh yan po yung pornography ay parang ika nga eh, adultery na rin po eh. No? Kaya sabi nga po dito po sa 1 John chapter 2 verse 16 sabi, for all that is the world, that lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. So, minsan nga ho, di ba? Pag tingin mo pa lang eh, parang meron ka ng pagnanasa. So yung po lahat ang nagpaparumi po sa ating katawan, sa ating puso. Yung mga bagay na yan na nandito po sa mundong ibabaw. Alam niyo po, lahat naman po tayo nagkasala eh. Sabi nga po doon sa Roma, chapter 3, verse 10, sabi, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit ni isa. Kaya mga kapatid, no? Siguro sa araw na ito, inaanyayan ko kayo na linisin natin ang ating mga puso. Hingin natin ng Diyos na panibaguhin. Alisin ang mga basura. Alisin ang nagpaparumi sa ating mga puso. Alam nyo, ang tanging paraan lamang mga kapatid upang tayo po ay maging katanggap-tanggap sa Diyos ay ang pagsisisiho natin sa ating mga kasalanan. Tanggapin ang kanyang kapatawaran at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo na siya pong ating tagapagligtas. No? Dahil sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagbuhos ng dugo, tayo po ay naligtas. Kaya mga kapatid, itatanong ko uli sa inyo,
Kanino kayo sasang-ayon sa mga Pariseo, yung kanilang mga ginagawa na panlabas lamang? O sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang turo sa kanyang panahon at magpasa hanggang ngayon? Sapagkat sabi nga ay binago na ho lahat ng ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan, yung mga luma at sa bago ngayon, binago na po lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, kung ang ating Panginoong Jesucristo ang iyong pinili, ay inaanyayahan muli kita na hilingin natin sa Diyos na linisin, palitan ang ating puso tulad ng puso ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, alam niyo po, naalala ko po pagka meron ho tayong mga prayer meeting, no? At pag kinakanta ho itong kantang ito ay kinikilabutan po ako at naiiyak sapagkat gusto ko po ay tulungan ako ng ating Panginoong Hesus na linisin niya aking mga puso, aking puso. At ang kantang ito ay yung Change My Heart, O God. So awitin ko po. Kahit ika nga medyo disintonado, wala na akong practice. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the Father, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the Father. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, O God. May I be like you. Ayan po mga kapatid, no? Tunay nga po na nakakayak yung kantang iyon, no? Lalo na kung isa sa puso ko natin. At alam niyo po, may sinabi po rin po sa mabuting balita, no, sa Ezekiel kabanata 36 talata 26, sabi niya po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ayun, yun po yung sinabi ng ating Panginoon. Kaya naman po, sa pamagitan ho ng ating pagsunod, sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo na siya po ang ating tagapagligtas, at sa pamagitan ho ng mga nababasa ho natin dito po sa mabuting balita, ay paraan po upang tayo po ay hugasan, linisan ang ating puso na siya po ang dahilan na nagpaparumi sa ating sarili. Kaya nawa, sa pamagitan nga po ng
mga mabuting balita na ating pong nababasa, ay nawa patuloy po tayong pag-arian ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Muli po ang inyong kapatid, Brother Danny Castillo, na pansamantala muli na magpapaalam hanggang sa mga susunod na pagninilay, mga kapatid. So, mag-iingat po tayong lahat. God bless us all. Bye for now po. Bye. Thank you po. Thank you.